overtime na ng ano, sambusa. Hindi pa ako tapos. Yan. Hindi pa ako tapos, guys. Anong oras na ngayon? Mag-aalauna na. Ito ngayon ay gagawa ako ng ano ba? Saan na ba yun? Gagawa ko ngayon guys ng ano, magkain muna ako ng mangga. Kasi ito, ilalagay ko sana sa ano, ano yun, gagawin ko sana ng atsyara ng amo ko. Kasi sabi ko, bili ka ng mangga para gawa tayo ng atsyara natin. Kaso lang guys, malambot. Kinain niya yung isa, kinain ko din yung isa. Mayroon pang isa doon. Yan. Kaya, magkain muna ako para hindi ako antukin. Kasi, marami pa ako guys. Oh. Tingnan nyo, makapal pa. Tapusin ko yung isang batch para bukas naman iba na naman guys, another 200 kasi ilagay ko sa isang plastic 10-10 kasi guys pag nagpakain sila sa labas, ngayon ay Ramadan na, malapit ang Ramadan, magpakain sila na magpakain sa simbahan, magbigay sila na magbigay doon ng pagkain, kaya yung gabi-gabi ako gumago. Ayan, oh. Dami pa guys, meron pa doon sa rep kasi hinati ko para at least hindi lahat ma-open. Masarap kasi yung cheese. Tapos, kakain muna ako ng mangga. Tingnan ko kung matamis. Kasi sabi ng matanda, ano, yung nanay ko, maang, ano daw. Ay, hinog kasi. Malambot. Try ko nga. Kain tayo, guys. Kain tayo. Ganito ang buhay ko, guys. Hindi ako makatulong. Gusto ko magtrabaho na magtrabaho habang nanonood ako ng YouTube. Yun ang libangan ko, guys. Kaya habang hindi ako nakatulog, magtrabaho na ako, di ba? Sabay ko na lang maggawa ng sambusa para bukas kahit late ako magising, pero hindi pa rin, maaga pa rin ako gumising. Bihira na hindi ako magising ng maaga. Wow, sarap. Ang tamis. Sabi na amo ko, maasim, pero hindi matamis. Masarap sana pong may kanin. Sayang, may kanin ako dun sa kusina. Wow, ang tamis. Ang tamis. Tamis guys. Hindi ko nakadala ng Kleenex. Kahit alauna, alas dos, tapusin ko lahat yan guys. Para bukas, konti na lang yung gagawin ko. Maglinis at maggawa ulit ng sambusa. Yung sambusa cheese, paborito nila, natikman nila yung ginawa namin nung una. Kaya ngayon, yun ang request nila na ipakain sa simbahan nila kasi Ramadan. Diba guys? Yan. Kaya yung amo ko hindi siya nagbibenta. Papahingi. Hindi niya sa mga... Kasi dito sa Saudi, yung mga lalaki na Muslim, pupunta sila sa simbahan, doon sila magkain ng putor. Diba? Kasi fasting sila. Ngayon, magluluto kami guys. Bibigay na ang driver, dadalhin niya doon sa simbahan. Magdala siya ng mga tamor, tubig, ganun yun. Hindi pa ako nakagawa ng tamor guys. Isubot-subot ko yun sa plastic. Kahit 500 na tao, gagawin ko yun. Every year yun na ginagawa ng amo ko. Magbigay siya every year, guys. Kaya yun ang, ano, yun ang obligasyon ko. Sabi niya, yung ginagawa mo, bibigyan ka din ni Allah ng blessing sa pamilya mo, sa iyo, sa sarili mo, at sa atin lahat, sabi niya. Kaya yun. Kahit na hindi na ako naghihingi ng mga hadiya, basta, sabi niya, gawa ka. Magbigay ka. Magbigay siya kung gusto niya. Kung hindi, wala. Ganito guys, puyat ako. Puyat. Tapos mamaya, mga launa, mag-alas dos, tatawag na ako sa Pilipinas. Pintuhan kami pa ng anak ko hanggang alas tres na, hindi pa ako makatulog. Ganun ang buhay. Kain tayo guys. Ang sarap, ang tamis ng mango dito. Sobrang tamis. Ito yung hindi napahinog ng ano, yung karbonato. Ano ba yun? Yung karbonato. Yung pangpahinog.
Ito hindi, wala, malinis, hindi, walang injection, wala, malinis. Magpabili ulit ako bukas ng ano. Maalat, maasim din yung iba, yung ibang parties. Sarap ng mangga. Wow, sarap. Solve na naman si Lydia. May pag-asa na naman na mapuyat. Sayang. Itanim ko yung buto. Sabi siguro ng amo ko, tulog na yung amo ko. Ako na lang dito, nandun sa taas sa kwarto. Tulog na yung amo ko, yung katulong, nagtatrabaho pa. Gutom pa rin ako guys, sana mag-order ako ng ano, ng hunger station. Can I order? Namimiss ko kumain ng ano yung hindi hamburger, ayoko yun. Gusto ko yung chicken na crispy na may sausawan. Wow, sarap. Namiss ko yun guys, gusto ko mag-order. Bukas, tulukuhin ko yung amo ko. Sabi ko, mag-order tayo lang doon sa ano. Yan, sa Jollibee o sa KFC. Hindi na ako magluto dahilan kung marami akong gagawin. Okay, be. Kung hindi siya mag-order, bili siya ng shawarma chicken. Wow. Ang mahal na mahal ko dito na pagkain sa Saudi is shawarma. Ang sarap, guys. Lalo na yung chicken. Nako. Super sarap. At saka yung ano, yung manok na niluluto nila sa ano, sa uling. Ang sarap yun, grabe. Tapos yung tandoor, nako, mamamatay ka. Hindi mo na alam kung saan ka uwi. Sa Pilipinas ba o sa ano. Sarap. Tapos ko yun. Kaya bye bye guys. Bye bye guys, ituloy ko na yung trabaho kong sambusa. Baka sabihin ng amo ko, baka may kausap. Bakit magkasalita yun na gabi na? Kasi tulog na yung amo ko guys. Ako nandito pa sa baba. Dito ako natutulog. Kaya dito, may net. Nakikitabing kami sa kabila. Wala kaming net. Kasi hindi kami dito titira. Yung net, sa akin nakapangalan. Pinasakkar niya. Kasi wala namang tao dito. Buti mabait yung Pilipina dyan sa kabila. Nilagay niya yung sa cellphone ko yung password nila dyan. Kaya alam ko kaya yung ano nila, yung wifi nila dyan. Kaya dito ako nagkikiano. Dito lang ako meron. Pag sa kusina, wala guys. Kaya dito ako. Kaya bye bye guys. Yan lang share ko sa inyo. Good night. Matulog na kayo. Sweet dreams. Dito si Lydia. Kapatid nyo nagtatrabaho pa. Hayaan nyo. Okay lang yun. Kaya ko. Malakas dito. May awang Diyos. Ganyan ang buhay ng OFW na mapagmahal sa pamilya. Kailangan handang magtiis, mag-sacrifice para may pera, para may pambili ng jeans sa Pilipinas guys. Amo, yung asawa ko guys, so, ano, yung bisyo niya is jeans. Yun ang asawa niya, bibili siya ng jeans, palaging lasing. Pag nagtawa ko, abot niya sermon. Kaya na guys, bye bye, marami nang sabi.